Philippine people and beautiful people, wherever you are, if you are from the Philippines or any part of this world, as long as you're watching, you are part of the beautiful people here in Freecope Channel. RNC once again, and today I'm gonna welcome you all sa yungib namin. Nandito tayo sa basement namin kasi, and you see this box, mag-i-impake ako for our, ano, mga things or mga goods na napakita ko sa inyo last video natin. At ipapadala natin to sa Pilipinas, especially sa Eastern Samar for now, nang dahil sa andyan ang team natin, the Freecope team sa Burungan Samar. So today, dami kong impakihin, pero lipstick pa din tayo kahit mag-impaki, lipstick pa din si Arns. Magpapaganda pa din tayo kahit na ano, kahit na mag-impaki tayo. Alam niyo guys, I've been packing ng mga clothes or any goods or anything for 20 years now. Ipapadala dyan sa Pinas. And siguro kung, ewan ko, ano bang qualification ng ano, sa LBC or any cargo ano companies dyan para mag-apply ako as a packer. Kasi itong mga boxes na ginagamit natin, at ano, I hope walang ano, God, hindi nyo nakikita kung anong box ang gagamitin ko. Hindi tayo mag-i-advertise na naman sa mga ano nila, company. Kasi they're not subscribing us anyway, and they're not giving us any discount or any ano donation yet. Joke lang yun. So yeah. So ganun ang gawin natin today. Mag-i-impake ako, and then kasi nagreklamo na din si ano si Wayne, ang sabi niya sa akin, para na daw ginawa ko na daw bodega yung basement namin. Dami na kasing mga nakatambak na mga clothes na dapat na talagang ilagay sa loob ng box na to para maipadala na. So, I'm hoping may ano kunting pera naman na dumating sa fans natin, ang dahil sa may mga kunting donation at saka may mga pakunti-kunting orders sa ano sa spring rolls natin at saka sa Shepherd's Pie. So yun. And then I got a good news as well. One of my kababayan from the Pitan City, Mr. Tantalala! He's a good friend of mine. It's Mr. Retzel Villarin from the Pitan. He also donated some money sa Freecope natin. And thank you, Mr. Villarin. He's from Toronto right now. So, we're thankful na kababayan natin. I'm so excited and happy na at least may sarili kong kababayan mismo from my hometown. At least, na-touch yung heart na tutulong sa kapwa nating Filipino at tumulong sa Freecope para magiging ano naman tayo, makatulong tayo ng madami-dami at malaki-laki. So, yun. And another thing, another good news is she's my best friend back in Hong Kong when I was working in Hong Kong for 5 years. Sa mga hindi nakaka-watch sa live natin, I was sharing my life, my journey from the Philippines to Hong Kong to Canada. So, yeah, and I just got a message from her, and she said that she asked my email account so she can transfer money sa account ko kasi gusto niyang mag-donate sa Freecope outreach program din natin. So, thank you so much, Jean Sabilio Gonzaga, na today. She's from Davao.
Digos, Davao. So, sa mga taga Digos, Davao, please subscribe our channel. One of your, your kababayan from Digos, nag-extend na ng help sa atin. And thank you so much. Wala na siya dito ngayon sa Canada, sa Toronto. We're a little bit far from each other na. Kasi nag-move na siya ng Calgary. And it sounds like I just talked to her and she did it well in Calgary. And yes, thank you so much. And not just that, mga ka-beautiful people, she also promised or pledged that she gonna continue to help us to support our FreeCope outreach program monthly. And that's a blessing. God slowly answered our prayers. God slowly give us the reason to push, to move forward. Kahit na sometimes, I honestly would tell you, I'm a little bit discouraged kasi it sounds like I question myself. Am I doing this okay? Is this right? Tama ba tong ginagawa ko? And I feel a bit discouraged na hindi ata mag-work to itong mga ginagawa natin sa YouTube kasi we're still until now hindi pa tayo nakaabot ng 600 sa natin sa subscribers natin. It's almost a month na and maybe I'm expecting too much, but but now that I've heard lots of good feedback gikan sa mga galing sa mga natin, sa mga friends and mga new subscribers natin sa YouTube channel natin and sa Facebook followers as well. Our Facebook followers, please continue to share as well sa Facebook natin kasi we need a lot of followers sa Facebook para makakuha tayo ng monetization from Facebook as well. So ang lang natin right now sa Facebook natin followers, we only have 300. So please share and ikwento nyo din sa mga friends nyo, sa mga family nyo about FreeCope, kung ano ang ginagawa natin. Kasi we need your help. We cannot do it without you. Kahit anong gawin namin dito, kung you will not help us spread the good news, it's gonna take for a while. It's gonna take, matagal pa tayo magkaroon ng monetization ng from Facebook at YouTube. So, help, share, and subscribe. And watch our videos as well. So, regarding sa natin, sa mga ginagawa nating mga lives sa YouTube, and we did lives sa Facebook as well, the good news with the Facebook, there's lots of watch, but we have few followers. And with regards to YouTube, we have lots of double ang subscribers natin sa YouTube compared to Facebook. But the watch time natin sa Facebook ay sa YouTube kakunti lang. So I encourage you to watch our video as well, especially now that we're doing our act of kindness. We were starting naman since matagal na. Kaya lang wala tayo, hindi natin yun na re-record, na video, because we don't really, kami kasi ni Habi noon, we don't really think na it's a good idea na mag-join sa social media. Ayaw niya ng ganon, but finally, na-come up na din, na-convince ko na din siya na mag-join tayo ng social media. So, now we are starting slowly, nag-i-increase na din yung mga watch, mga subscribers, mga followers natin. But, we still need your help. And the good news or the good feedback na nare-receive ng FreeCope, every day may mga tayo pa din, mayroon na din tayong mga kunting mga followers or subscribers na interested talaga, and they interested sa natin, sa mga ginagawa natin, and nai-inspired na din sila.
So the good one is it was from Magdalena. I can't really remember her last name. Pero she sent me a message na siya din mismo. Kasi si Magdalena, she's one of our winners sa YouTube live natin sa 200 na GCash or load. But since after after the live, she was inspired because of what I said during sa live na we have to help. We have to be selfless at least sa mga ano din. We kailangan din nating tumulong kahit yes, kasi ang sinabi ko, mas mabuti yung tayo ang tutulong kaysa tayo ang tutulungan. That's for me. Mas maganda tong yung tayo ang tutulong kaysa tayong tutulungan, di ba? Because that means we are blessed. We are blessed by God nang dahil sa may ano pa din tayo, may blessing pa rin tayo na ma-share sa iba. And she was inspired by that. And then, instead na i-claim niya yung prize niya para sa kanya mismo, she decided na ibigay yun, ipadala na lang doon sa gusto niyang tulungan na bata na may something kailangan ng tulong. So yun, isn't it? And then she said she was inspired as well na narinig yung mga inspiring words na naririnig niya dito sa FreeCope channel natin. So unti-unting na din, may mga kababayan na din tayong natatouch sa mga ginagawa natin. And so that's why we keep on going. And it makes me inspired to continue what we're doing right now. So today, gusto kong mag-impake. Ako na lang ang mabinta kaya ako? Magkano kaya ang worth? Kung self ko mismo ang iilagay ko dito sa box para madami-dami tayong matulungan dyan sa Philippines. Ano kaya? Instead of the clothes. Ang ipapadala natin sa Pilipinas. Hopefully naman, I have may presyo din na medyo malaki-laki si Arnes. kung ipapadala ko man yung sarili ko sa box na to. Anyhow, it's just a joke. And then another one, sa act of kindness natin, meron doon na-interview ng gusto din niyang magpa-interview para sabihin din kung anong naramdaman niya at siguro kailangan din niyang gusto din niyang marinig ang side niya. And so someone could help as well. Doon sa act of kindness natin, meron dong a mother na may apat na anak and then she kind of feel frustrated ng dahil nga sa daw, walang tumutulong. Pero, since naman natin, oo, hindi obligasyon ng kung sino man na tutulong sa kahit sino. Hindi obligasyon natin yon. Pero, if we are a Christian, if we believe in God, our heart will be touched sa mga taong gustong need ng tulong. Kasi si Jesus before, he really helped sa mga nangangailangan. So, ganun din ang feeling natin. So, sa mga the people who's watching right now, isipin nyo din, whoever may heart na malaki na tumulong sa kapwa, kung may nakikita o may nakilala kayong may heart, malaki ang heart para tumulong, value them. Give them the support, the love that they need. Kasi bibihira na lang ngayon sa panahon natin na may totoong malasakit sa kapwa. Meron man yung iba, meron din, pero sometimes they ask for something din in return, di ba? Kasi
Yon ang ano natin, i-value natin ang tao na yon. Mapamilya man natin, makaibigan, makapitbahay man natin, or anybody. I-value natin yon. Kasi sila ang kailangan ng ng mundo natin. They need, kasi alam mo nyo guys, people who are willing to help, who have a big heart, kailangan din nila ng encouragement. Kailangan din nila na ma-feel din nila na they're being appreciated sa mga ginagawa nila. And then ma-inspired sila more kung makikita nila na inappreciate niyo yung tulong na binigay nila kahit kunti lang. Kasi kahit nakaliit na tulong, kahit man sabihin yung magbigay lang kayo ng isang excuse me. Kahit guys, magbigay man lang kayong isang kilo na bigas, or mamigay man lang kayo ng isang noodles, walang maliit na tulong na hindi nakikita ng Panginoon. Ika-count nyo yun. Do you have a crown sa langit? Hindi yun i-ano na lang, iset aside ng Panginoon. Meron kang blessing and meron kang reward na matatanggap in return for helping people, especially coming from the heart. Yung you help freely, na wala kang iniisip na kapalit. That's the lesson na learn ko. Kasi when I was in the Philippines, naghihirap ang buhay din namin. Lalo na nung kami din, nasunugan din kami ng bahay year 1991. I was still in my first year college, I guess, at that time. And then, nasunugan kami. And yes, I feel sa other mga kapwa natin na yun bang nafe-feel mo na wala man lang tumulong. Kahit na sarili mong tribe or sarili mong yun bang, kasi ako na nafe-feel ko din noon. Walang tumulong sa amin. Maski man lang magbigay ng isang kilong bigas or yung ano man lang, yung dried fish or bulad sa Bisaya, sa barangay namin, wala kaming natanggap. And mismo sa the church where I belong, wala. They don't, I don't know, maybe dahil wala, alam, baka inisip nila nga meron kami or merong tumulong sa amin, parang ganon. Pero sometimes makikita niyo sa tao na okay lang sila. Akala niyo okay lang sila, pero naghihirap sila. They're suffering. So sometimes we have to be very sensitive din. I-ano din natin kung ano ba talaga, okay ba sila. We have to ask. Mag-observe tayo. Kasi hindi lahat ng nakikita niyong okay sila sa damit na hindi naghihirap. Kasi may, kung naghihirap ka, sa may ano pa din, hindi, kung kahit nasabihin mong may maganda pa rin yung suot mo, pero hindi ibig sabihin nun na hindi sila naghihirap. Hindi ibig sabihin nun na wala sila, may pera sila or may bigas sila. Kasi ganun ang naramdaman ko noon. Oo, kasi syempre pag nasunugan ka, may yung natira mong damit, meron ka pa ring damit. I was in at the time nung nasunog yung bahay namin. Nasa boarding school na ako at the time. So meron pa rin kaming damit na magaganda or presentable. Kasi nasa boarding school na nga kami. Pero sa bahay namin, wala kaming kinakain, wala kaming bigas at the time, and no one give us a help. Kaya feel ko yun, the reason why tumulong ako, dahil naranasan ko yun kung gaano kahirap ang walang tutulong. And I promise to myself na I have to hindi ko gustong ma-feel yun ng iba. Kasi it's not easy guys. It's really
mawawala yung ano mo, yung self-confident mo, yung basta ang liit-liit ng feel mo sa sarili mo kung ikaw mismo parang walang, no one cares. It's really ano, painful talaga na walang magki-care sa iyo. So, isipin niyo, 'yun ang isipin niyo din na people, there are people na nagsasuffer deep inside. Hindi lang porkit they look happy, they look, we can fake it. Pero deep inside, naghihirap din. May mga sufferings din ang tao. So, 'yun ang lesson na nalilearn ko din. Kaya I'm into helping. And then another thing is nawala ako kasi naging emotional ako thinking about my past. And then when I was in the Philippines, I was hoping na ayan, yun nga maka-work abroad ako kahit man lang 10,000 pesos may ano ako magkasahod ako ng 10,000 pesos. And then I was thinking na ayan maka-help ako, makatulong din ako. I thought noon nung ano, wala pa akong idea na ma-reach ko kung ano ako ngayon. I thought na 10,000 is a big ano na makatulong na ako ng madami noon and myself and my family. Pero at 10,000 kulang pala. Maliit lang pala kung iisipin mo. If you have a big family na kailangan ng help, if you want to help people and especially mga expenses mo din, kulang din pala. But then I at the time akala ko ang prayers ko lang noon yung yun makapag lang ako, maka abroad ako, maka work ako. Yun nga may income lang, happy na ako pag may income ako ng 10,000. Pero I went to Hong Kong, naging 16,000 ang monthly ano ko noon. But then yun, I never thought na God will bless me beyond what I asked. Kasi hindi ko na-expect na maging, hindi naman ako mayaman, hindi kami mayaman, pero meron, there's blessings, and it's not just financial, it's not just money. The blessings of me, especially the blessings of me finding a good husband who's very supportive and who's there for me all the time. And the blessings of good health na despite, kasi sakitin ako nung maliit pa ako. But, and then my mom would cry na nakita, pag uuwi ako from Hong Kong, nakita niyang I was really skinny. And umiiyak siya kasi ang akala niya I'm sick. Kasi sakitin nga ako, and hindi niya lubos akalain na makakaya ko yun to work abroad. Pero yun, that was the blessing, the best blessing din na binigay ng Panginoon. Kasi despite me being sickly when I was young, naging ano ako, I feel until now I'm healthy. So yun, sa mga people na, sa mga ka Precopians dyan, or whoever who watch this video, you have to be thankful. God has many ways para i-bless tayo. Hindi lang natin i-count ang mga blessings na, oh, God bless me financially, oh, may money ako, may job ako. You have to think sa mga blessings na, the small blessings na binigay ng Panginoon for giving you good health, sa family niyo, there's a food in your table. Those are the blessings na ikaw count natin. We should not be unthankful sa mga nare-receive natin. Lalo na, we have to share. Kasi yun ang secret. Yun ang secret na maging happy ang life niyo and magiging blessing kayo sa iba, and God will bless you more. So, another lesson from Arnes today. So, yes. And then, magbaboxing tayo. Go on sa boxing natin. It's ano lang yun. Share ko lang na naman yung mga ideas and mga blessings na natatanggap natin. And to inspired people na nag-watch nito. Inspired. I want you to be inspired. I want you to be a blessing to others. Kasi, the happiness of helping and giving,
dili ma mabayran og sapi. Di mo bababayaran ng kahit anong ano mga regalo na mamahalin. Kahit bigyan mo pa ng ano, there are, bigyan mo pa ng ano ng ano ba yan? Expensive na car. The blessings and the happiness, hindi mo pa rin yun ma totally, you wala sa ano, wala kang peace totally. The happiness is not real talaga. Kasi isipin nyo na lang, kadaming mga milyonaryo, mga mayayaman. They have all the luxury cars, they have mansions, pero makikita mo pa rin how many of them, kadami pa ding nagsusuicide ng dahil nagpakamatay kahit mayaman na sila. They have everything. When you have no God sa life nyo, everything is nothing. Totoo yun. So count your blessings and don't forget God in your life. So, today, mag-iimpaki ako, and then, we gonna send it to the Philippines. So, like I said, guys, the reason why, supposedly, we started this 2012, na magpapadala ng mga boxes at ipamimigay. And then, we come up with an idea na instead of giving it to them directly, the plan is mag online business natin to, kasi not all people needs clothes. Sa mga nakihirap and they need medicine, they need money to buy food, milk sa mga anak nila. Like the needs, the daily needs that they need, that needs money so they can buy, so hindi nila kailangan ng clothes. So we come up with the idea na instead of giving clothes or anything from here, from Canada, na sa mga boxes na ipapadala natin, i-ano na lang natin, ibinta natin online para may funds tayo, may pundo tayo sa free cup natin. At kung there are people na mag-alam natin or they wanna come to us and reach us na they gotta ask for help, like may walang pambayad sa hospital kasi na-hospital yung anak nila. Or may kailangan ng medicine, kailangan ng pambili ng mga importanteng basic needs ng tao, food especially, mabigay natin yun, makatulong tayo sa mga ganun na ano, mga needs. Hindi kasi lahat sa mga naghihirap, di bali nang walang magagandang damit, di bali nang walang bagong damit, as long as may pagkaing mailalagay sa tiyan. Yun ang importante. Those are the basic talaga na kailangan ng lahat ng tao sa mundo. Hindi tayo mabubuhay kung walang tubig at saka pagkain. Ay, yung sipon ko. Nang dahil sa pinaiyak niyo ako. So, yun ang reason na magbibinta tayo sa YouTube, sa online, sa FreeCope. So, we gonna venture to business. Business, parang ang laki ng ano natin, no? Capital. No, and at least may ano tayo, may pundo tayo sa free cope natin. And hindi naman sa ibig sabihin na kung there are people na nangangailangan ng clothes, hindi natin bibigyan. Bibigyan natin. Kung may tao na or mga anybody na nangangailangan ng clothes na meron tayo, of course, we will give it to them. We will help them. Pero for at the same time, mag-ano tayo? Nasa magbi-business, ilalagay natin to sa business para may pundo nga tayo. So gets nyo? Huwag nyo isipin na, ayan, namimigay donations yan, tapos ibibinta natin. Ibabalik pa din natin yung pera na makita natin sa pagbibinta. It's not just used clothes na ibibinta natin. We're gonna sell some. I'm gonna send different kinds of goods, mga na pwedeng maibinta dyan. And ano, like mga sabon, mga shampoo, or anything na ma-ano natin dito. Ma
maipasok sa box na to. So yun ang gagawin nating business, and we hope and pray na mag-ano din yun, mag-work din. So yun ang gagawin natin today. So ang advice ng asawa ko, hindi, dapat daw i-fold ko to kasi it's a king size na ano na kumot, kailangan daw i-fold ko ng ganito kaliit sa loob ng box. Ganyan. Para daw madami ang mailagay sa loob. Kasi ito nga kumot, so ma-push ito ng mga medyo medyo mga mabibigat, like let's say canned goods, mapupush yan, so bali magiging madami ang mailagay natin sa box. So yun ang mga clothes, kung nakikita nyo, yun ang mga iimpakihin ko at ipapadala natin, pero kailangan ko pa ng strategy kung paano ito matapos, kasi I only have 3 boxes available, so kailangan pang pick upin tong tatlong box before ako makakuha ng another 3 boxes para mabutang tanan sa box. So I don't know, Bisaya ang Tagalog and English na to. So yun ang kailangan ko, and then five boxes talaga ang kailangan kong ipadala nito. Kasi kailangan na gang i-dispose. So yun guys. So think about mga pinagsasabi ko dito. So by like I said, by supporting our channel, by subscribing, by sharing, by watching our videos, you contribute para makatulong sa kapwa niyo by helping our channel. And yun ang malaking tulong niyo para sa kapwa niyo. Kasi yung subscription niyo, yung watch niyo, mapupunta yun sa channel natin at mabigyan tayo ng aid ng YouTube at saka Facebook, and we can help more, and then we can help a lot of people na kailangan ng help. So, open your heart and share, subscribe, watch, and like. This is Arins once again, Freecook Channel kayo today. Thank you for watching, beautiful people. Take good care and stay away from trouble. See you next time.